So ayun mga idol, mag-unboxing na naman tayo. May dumating na parcel na naman. At ito ay ang pipe clamp. 3 sets ang kinuha ko mga idol. Pero kulang pa ng isa. Dadagdagan ko na lang sa next purchase ko. Ito ang kinuha ko mga idol kasi sa Lazada dahil marami siyang positive na comments. Kapag kumukuha ako sa Lazada mga idol, tinitingnan ko muna ang mga comment kung maganda ba, pangit. Yan mga idol, kaya pag bumili ako, siguradong quality. Yan mga idol, tatlong set yan. I-unbox na natin. Kailangan ko kasi ito sa mga DIY projects ko mga idol eh. Kaya kailangan kong bumili at mag-provide ng sarili kong tools para mas mapadali eh ang aking trabaho. Yan mga idol, bubuksan na natin. 3/4 yan mga idol, 3/4 na pipe clamp. Yan mga idol, after nito mga idol, i-assemble na natin yan. Gagamit tayo ng tubo na 3/4 din ang sukat para magkasya dun sa thread ng pipe clamp natin. At ang gagamitin nating tubo mga idol is hindi GI pipe. Ang gagamitin natin dito ay reinforced concrete pipes o yung mga nakikita natin sa mga kwan, sa mga kontador natin. Makikita nyo dun. Ito, tingnan nyo mabuti. Yan. Yan po yun. Pumunta ako mismo sa local hardware para magtingin ng tubo. Kasi mga idol, yung sinasabi nila 3/4. Tapos, nung sinukot ko yung 3/4, okay siya sa thread. Yung sa thread niya papasok. Ngunit, kapag ilalagay nyo yung mismong lock niya, mga idol, maluwang, hindi siya mag-fit. Kahit gaano po pahigpitan yan mga idol, hindi hihigpit yan kung 3/4 na GI ang kagamitin nyo. Kaya kapag bibili kayo ng pipe, ang bibilihin nyo is reinforced concrete pipe. So ayan mga idol, dumating na ang oras para mag-assemble. Yan, i-assemble na natin itong nabili ko sa Lazada na heavy duty pipe clamp. Yan mga idol, bumili din ako ng tubo. Ang tubo na yan mga idol, ang pangalan niya ay RC pipe o kung tawagin reinforced concrete pipe na mabibili nyo sa local hardware. 3/4 ang sukat niyan mga idol. Kasi kung bibili kayo, katulad yan sinabi kong noona, nung nag-unboxing ako, hindi pwedeng 3/4 na GI pipe ang ilalagay nyo dyan kasi maluwang. Kaya ang dapat nyong bilhin is reinforced concrete pipe. Ulitin ko mga idol ha, RC pipe. Yan mga idol, threaded na din yan. Ika-cut ko lang yan sa dalawa kasi 3 meters yan, magiging 1.5. Okay na yung mahaba mga idol kaysa mabitin ka. Sa mga gagawin mo, pag magka-clamp ka, mabibitin ka. Kung maliit lang yung clamp mo, wala din. So, okay nang mas mahaba yung gagamitin mong clamp. Yan mga idol. Kasi na-adjust naman yan eh. Pwede mong paliitin, pwede mong palakihin. Yan mga idol. At yan mga idol, ito ika-cut ko na yan. Ika-cut ko na sa 1.5. Yan mga idol, panoorin nyo lang. Hanggang matapos tong video para may idea kayo kung paano mag-assemble ng pipe clamp. Yan mga idol.
So ayan na mga idol, may kabit ko na. Ayan, napakasimple ng magkabit, di ba? Ang haba niya is 1.5 meters. Ayan, ang haba siya mga idol, maganda. Siyempre, itetest natin yan. Itetest natin at gagawa, pagdidikitin natin yung dalawang piece ng kahoy. Sige mga idol. Lagyan natin ng glue. Okay, kung saan pa. Maganda. Tignan yung mga idol kung gaano siya maglapa. Ayan natin yung camera. Mga idol, dali. At kailangan may humawak. Sunin yung mabuti mga idol. Makikita nyo para siya mag fit. Yung mga idol, pansinin nyo, makikita nyo sa video, lumalabas na yung mga glue nya kasi nagpifix na siya. Yung mga idol, oh, may fit na yan. Okay yan. Ang maganda kasi dito mga idol, magpa-flat din yung dito kasi nga pantay itong tubo natin. Diretso magpa-flat din siya. Ayan, naka-fix siya dun sa baba.
After 30 minutes or 30 minutes to 1 hour, tatanggalin na natin tong lamp. I-dismantle na natin. At check natin kung talaga pang nag-fit siya. Nag-fix pa talaga. Tingnan natin, malalaman natin mamaya mga idol. Yan mga idol, oh. Ito, oh. Ayan nyo, hinulog ko pa, oh. Ganyan siya katibay mga idol. Yan, tingnan na, andali. Oh, yan, totoo nga, matibay siya mga idol. Oh, may dikit. Ito mga idol, sand na lang natin to para matanggal itong mga excess glue nya. Sand natin to, papagandahin natin. And pwede na din tayong gumawa ng isang project para dito. Yan. Yan mga idol, maraming salamat sa panonood.